Hi guys, welcome back to another Malaysia vlog. So it's our last full day here in Malaysia, and for today's video, mamimili tayo ng pasalubong. So samahan niyo ako guys at pupunta tayo sa isang establishment dito around Chinatown na recommended sa akin ng isang subscriber na si Ron. Ang sabi niya, doon daw talaga ang bilihan ng mga mulang pasalubong like mga chocolates dito sa Kuala Lumpur. Gusto ko rin kasi bumili ng mga souvenirs like ref magnets, keychains, ganyan. Pero kung wala naman doon, punta tayo ng Central Market kasi nakita ko nung isang araw, mas mula yung mga tinitinda nila ang mga keychains doon. So tara, puntahan na natin yung place guys. So andito ako sa may clock tower banda. Clock tower ba ang tawag dito? Ayan. Ayan. Kasi sa Thailand, clock tower ang tawag, diba? Doon sa gitna ng Chatuchak. May activity dito guys. Kasi diba ano na nila bukas? National Day ng Malaysia tomorrow. So in the past few days, ang daming mga activities na ginagawa dito sa city center. Sayang din natin maabutan, no? Uwi na kasi tayo mamaya. Eto, pakita ko sa inyo, may event na naman ngayon. Oh, mukhang may parade na naman. Baka may program na naman doon guys, banda sa may Merdeka Square. So may float din sila guys. Ayan na. Dami oh. Ito guys, yung mga kabayo naman. Ang sarap tuloy pumunta ng Merdeka Square. Malamang may parade na naman na nangyayari doon. Tignan natin mamaya kung may extra time pa tayo. Kaso gantong oras yun eh. Ilang oras lang yata yung parade. Sayang naman. So ito na yung pupuntahan natin guys. It's called Maidin Wholesale Emporium. However, parang sarado pa siya. Masyado yata ako maaga. Tignan natin doon sa may entrance gate nila kung anong oras sila nagbubukas. Hello! What time open? 9:30. Thank you! 9:30 nga. Currently, 9 o'clock. So, may time pa tayo mag-breakfast. Breakfast muna tayo. Okay, tatawid tayo. Abot ba? Bagal maglakad eh, no? Sige, abot yan. Let's go! Ay, di na! Paabot. Sige, go, go, go! I saw this building. Ang taas ng building na to, oh. Ayun. I saw Bicheng Yang. Meron sila dito. Pero sarado pa. Doon pa yung breakfast place na pupuntahan natin. So, I'm here na guys sa Lim Ki Cafe. I found this cafe sa Google. Nag-search lang ako ng best place to eat breakfast near Chinatown. So, I found this place. And ang ganda ng interior nyo guys. Very vintage and very tahimik lang dito sa loob. And masarap kasi aircon. Closed door sila and puro mirror yan. Katapat siya ng 5 elements na hotel. And pakita ko sa inyo yung breakfast natin. Here's our breakfast. We have toast and eggs. Yay! Namiss natin to sa Singapore, di ba? And we have this, like, parang siyang pineapple bun ng Hong Kong. We have an iced latte here. Let's eat! Yung toast nila, napakasarap, grabe. And ang generous ng serving, guys, malaki. Tapos yung egg, gusto ko yung pagkakaluto ng egg. Hindi siya masyadong malambot. Para, nasasama siya sa tinapay kapag sinuksak. Sarap na miss ko to sobra. Tapos yung coffee nila, guys, napakasarap. Perfect for our last breakfast here in Kuala Lumpur. Okay, next, kainin naman natin itong bun. Para siyang pineapple bun ng Hong Kong.
shop. Butter shop. Yung tinapay, crispy yung ibabaw niya. Tapos malambot yung ilalim. Parang yung sa Roti Boy. Alright, so done with breakfast. Ayan yung kinainan natin, guys. Limki Cafe. Katapat lang siya ng Five Elements na hotel. There. So now, lakad na ulit tayo pabalik ng Maydin. Maydin ba o Mydin? Or Midin? Sorry, I don't know. Ayan, malapit lang. Isang kanto lang. Paglabas lang natin ang kanto na yan, yan na yung Maydin. Tapos pagkaliwa dito, yung Petaling Street. Ang sarap nung naging breakfast natin sa Limki Cafe, guys. Grabe. Yung toast, na-miss ko yun from Singapore. Tapos yung pineapple vanilla, masarap din. Yung coffee lalo, napakasarap. Yun nga lang, nakakabitin. Ganyan talaga kapag specialty coffee, no? Napakasarap, pero konti lang. Parang kailangan ko pa ganun, dalawang ganun. Coffee is life, no? But yeah, okay na yun. Kasi pag dinalawa natin yun, mahal na. 12 ringgit yung isang iced latte na gano'n na maliit. Pero guys, ang sarap talaga. Okay, malapit na ako. Actually, tanaw ko na siya from here. Ayun na siya, oh, yung building na white na yan. So, tatawid lang tayo ulit. Ito naman yung building nung Berjaya Kota Raya. So, ang sabi, marami daw Pilipino dito, guys. Try natin pumasok dyan later kung may mabibili tayo. Pero doon tayo pupunta sa Maydin. Okay, we're here. Maydin. Pasok na tayo. Kuha tayo nitong cart. Oh, ang damig. Ay, kaso paano pala tayo mag-escalator kung may cart? Tingnan muna natin sa taas kung anong meron. Kasi nakita ko na agad yung pakay ko, guys, andito sa first floor. Mga chocolates. Tingnan natin dito kung anong mabibili. So, dito sa taas, more on mga damit. Yan o, baby stuff. School uniform doon sa dulo. T-shirt Merdeka. Ah, okay. Because National Day nga. So, ayan. Tapos mga polo and pants. Tingnan natin dun sa taas pa kung anong meron. Narinig niyo yung tugtog. So dito sa third, mga school supplies. Ano? Ano sa kabila? Ah, mga home essentials sa kabila. Sige, baba na tayo. Doon tayo sa area ng mga chocolates. Yung mga dress na pambabae, oh. Mga mahaba. Baju kurung dewasa. Merdeka. Dito tayo sa ground floor, guys. Okay, let's shop for chocolates. Alam nyo, guys, this somehow reminds me of Mustafa Center na Singapore. Parang ganun yung style niya. Ito na, mga chocolates, guys. Ayun. Oh, diba? Chocolate, chocolate. Chocolate overload. Alfredo Almonds, 19.9. Ito, M&M's, oh, 13.2. Alam nyo, guys, yung nabili naming M&M's sa Singapore, ang sarap. Iba yung lasa niya. 13.2. So, around 170 pesos. Nips. Oh, may nips pala sila dito. Sige, tignan pa natin. Ferrero, 43.9. Ganito yung nabili natin sa Singapore, guys. So, yung truffle na assorted. It's 15. So, parang nasa around 180 to 190. Pwede na, no? Kasi ang dami niyan, eh. Ayan, o. Oh. Assorted na siya. Diba? Kuha tayo niyan. So, ang pangalan pala ay Tayas, guys. So, ito pala yung Tayas. 15. Sige, kuha tayo nito. Tapos, kuha na rin tayo nitong truffle assortment. Ito yung mga flavors niya, o. Oh. Ganito-ganito yung nabili namin ni Papa sa Singapore. Oh, Kit Kat Overload. Chalk Value Pack. 18.4. So, ito siya. 24 pieces. So, nasa around 230 pesos. Sige, let's get one. Grabe, ubos yung dairy milk nila, no? Bakit? Kasi mura. Ayan, no? So, tuloy kumuha. Kit Kat Chunky. Ito, bumili din kami nito sa Singapore. Masarap to, guys. Let's get. Sino ba yung kakilala kung may gusto nito? Yung kapatid ko ba? Bounty, ano siya, coconut na ano, chocolate. Ito, sneakers. Favorite to ni Papa. Tsaka ni Edge, ng aking brother-in-law. Kuha tayo.
Toblerone, 12.9. So, around 160 pesos. Tayo nag-isa. Ito, Alessio. Ah, okay. Durian, no? Cream chocolate, matcha, strawberry ba to? Okay. And durian. Ito naman ay almonds. Mahal pag almonds, no? Liter sport. Milko. Ayan, no? 27.2. Almond yung laman niya. Ito mukhang masarap to, guys. No? Magkano itong 27.2? Nasa around 350 pesos. Pero meron naman kalahati niya. 13.6. Mas maliit. Ito, may assorted din sila. Milko assorted. Sneakers, 13.2. Pero guys, spring day. BTS yan. Of course, kukuha tayo nito. Ito, Apollo, 3.2. Biscuit siya na may chocolate. Kuha tayo nitong M&M's, guys. 13.2. Kasi nga, ang sarap nito nung nabili namin sa SG. Ito ang Kinder Bueno mini pack. 13.9. Pero hindi siya mukhang mini eh. So baka ito siya. 32. Kuha na nga rin tayo nitong Bounty Coconut. Ayan. Pati yung mga keychains nila dito, mas mura, guys. So, 9.9. 10 yan sa Central Market. Tapos, 12 pa nga nakita ko sa Petaling Street, eh. So, let's buy here. Ayan, may mga flags din, guys. So, Bendera. Kasi nga, National Day. So, hindi ako bumili ng ref magnet, guys. Kasi hindi ko type yung mga designs. Ang konti na lang. So, hanap na lang tayo sa iba. Alright, let's go to counter. At magbayad na tayo. Total natin, guys, ay 175 ringgit. Ayan na siya. Okay, so nakabili na tayo ng chocolate. Saya na. Medyo mabigat siya, guys. Kaya babalik muna tayo ng hotel. Lapag muna natin. Saka tayo maghanap pa ng mga ibang pasalubong. Kasi gusto kong bumili nga ng mga keychains, rep magnets, ganyan. Ang total pala ng nabili ko, guys, ay 175 ringgit. Lahat ng tong chocolate. Kasama tong tubig kasi nauhaw na ako. Mag-book muna tayo ng Grab. Balik muna natin to sa hotel natin. Pwede naman siya nakarin kaso medyo mabigat siya, guys. Eh, mura lang naman yung Grab. Kaya mag-Grab na lang tayo. Ayan, guys, so 5 ringgit lang. So, go na natin to. Ay, ayun na yung Grab ko, guys. Yung kulay silver. Kuya, kinuya. Sige na nga, lapitan na lang natin. So, nasa Grab na ako, guys. Magbayara natin dito ay 5 ringgit lang. Mura, di ba? If i-convert mo sa peso, nasa 65 pesos. Para ka lang nag-tricycle, di ba? So, balik muna tayo ng hotel and lapag natin itong mga binili natin. Alright, so nakabalik na ulit tayo ng hotel. Naisip ko yung pake ko na to kasi 11 na and 12 o'clock ang check-out time. And I'm thinking kung mag-extend ako ng ilang hours, guys. Kasi pag nag-extend ako ng another one day, 95 ringgit ang rate. Pero kapag nag-extend ka lang ng per hour, 10 ringgit per hour ang babayaran mo. So, inisip ko kung mag-extend ba ako or not. Kasi, kung may impake ko naman na to, okay na yung gamit ko eh. After ko mag-check out, pupunta na tayo ng Bato Caves naman. And, pupunta tayo ng mall para doon na lang mag-chill and kung may mga bibilin. Pero inisip ko kasi kung mag-extend pa ba ako or baka hindi na kasi wala naman akong gagawin mamaya. Although, hindi ko kasi alam kung anong mangyayari mamaya. Baka mamaya, antokin ako or what. Maganda kasi yung pag-uwi mo ng hotel, papahinga ka muna bago pumunta ng airport. However, sayang naman yung 95 ringgit, diba? Sa ngayon, siguro impake ko muna tong gamit and tignan natin mamaya kung ano magiging desisyon. So, ipasok muna natin tong mga chocolate sa maleta. Ang problema ko, hindi ko nga makita yung portable weighing scale. So, mamaya na lang tanong natin sa baba kung meron silang pantimbang dyan. Sana meron. So, tara, ipasok muna natin tong mga chocolates sa maleta. Okay, so naitabi ko naman yung resibo, guys. Kaya pwede ko i-share sa inyo kung magkano yung mga chocolates na binili natin. So, number 1, itong Kit Kat Chunky, 15.9. Number 2, itong Tayas Orient, 9.35 ringgit. Kung gusto nyo malaman in peso, guys, times 13 nyo na lang, ha. Sneakers, 13.2. Toblerone is 12.9. Itong Milko Assorted, 13.6. Masarap to, guys. So, almond assorted siya. Tapos, M&M's, 13.2. Meron pa ako isang M&M's dito. Ito, yung kulay blue. 13.2 din. Kit Kat is 18.4.
24 pieces na siya. Yung assorted truffle na katulad nung nabili natin sa Mustafa sa Singapore, 22.9. The BTS Spring Day sneakers, 13.2. And then this Bounty na coconut, 10.3. Tayas Almond, 15 ringgit. Last but not the least is itong Apollo na wafer stick na 3.8. So, ang total guys ay 175 ringgit lahat. So, ayan na siya guys. So, diba? Ganun lang kabilis. Tapos, ito ko nalalagay yung mga gamit ko. Although, maglalagay pa ako dito ng mga konting gamit pa kasi anduwag pa niya. Palabas na ulit ako ng hotel. It's currently 11:10 in the morning. And pupunta tayo guys doon sa Central Market or sa Cotaraya. And bibili nga tayo ng mga keychains and other souvenirs doon. Okay lang naman siguro kahit malate ako ng konti ng checkout, no? Basta ang target ko mga 1 makapag-checkout na. Hindi ko alam kung i-charge nila ako. Pero kung i-charge nila ako, magbabayad ako ng 10 ringgit lang naman for an hour. So I guess pwede na yun. Pero kung i-consider nila, mas better. Wow, ang init guys. So, tignan nyo. Kung anong grabing ulan kagabi, yun naman ang kinainit ngayon. Payong tayo. Malapit lang naman. Ay, sorry. Nasagi ko pa yung ano. Buti na walang tao. Malapit lang naman dito guys, pwede siyang lakarin. Nag-grab lang ako kanina kasi maraming dala. So nag-research ako sa Google. And yung Cotaraya pala guys ay more on girls shopping para sa mga Filipinos. So baka sa Central Market na lang tayo pumunta. Para at least sure na yung pupuntahan ko. Kasi pag pumunta tayo sa Cotaraya, maghahanap pa ako, diba? Unlike pag sa Central Market, alam ko na kung saan tayo pupunta. Kasi alam ko naman na kung ano yung bibili natin doon. So Central Market na tayo. Malapit lang din naman yun dito. 5-minute walk lang siya from our hotel. Kaya pinili ko talaga mag-hotel sa area na to guys. Kasi tignan nyo, yung mga last minute na bilihan nandito around sa area na to. Central Market, Petaling Street. So nung ni-research ko siya, sabi ko, dito ako magsistay kasi nga yung araw natin dito sa Malaysia is very limited. 3 days lang tayo magsistay dito, di ba? Kaya we have to make the most of our time here. I'm so happy na ito ang pinili kong hotel. Kasi tignan mo, puro walking distance yung mga bilihan. Ayan guys, so yung kulay blue na building na yan, Central Market na yan. Ang saya, lapit lang. Okay, ito na yung entrance. Sa likod ako dumaan guys, para hindi na tayo umikot dun sa harapan. Although ngayon walang mga vintage na mga nagtitinda dito. Diba kahapon? Ay, nung isang araw meron. So dito tayo. O diba? Maganda yung na-canvas ko na. Para babalikan na lang natin. Ang ganda naman ito. Art Bites. Mas mura pa pala dito guys. So 8.9 per set. Tapos ito yung sinabi sa akin nung nakaraan na pwedeng ibigay ng 8. O diba? Butin lang dito tayo pumunta. Tapos dito, ang dami pa mapagpipilian guys. Diba? Ito yung gusto ko, oh, puro twin towers. O diba? Tingnan nyo guys, ang dami pa dito. Ito yung store nila, oh. Dami, puro souvenirs. So, G62. Mabait pa yung tindero guys. Ito maganda rin, oh. Okay, nakabili na ako guys. 45 ringgit lahat. Sarap bumili doon kay ate guys, kasi mabait. May pinatry si ate, ang sarap. 75 pieces, 15 ringgit. Mm. Can make in ito, ito, LEM, 40 ringgit. Sarap. Masarap ha? Masarap. 1, 2, 3, 40 ringgit. Sarap ha? So ito in-offer niyan, 3, 40. How much? Per piece? 15. 15. 45. Okay. Yan. 15 each. This, I did try this. Ah, yeah. You have try? Yes. Okay, try. Sorry. Ang sarap nito, guys. Pinatry niya sa akin, tsaka ito. Ito, try natin. Ito, isa. This one, I have 2 flour. This one, chocolate. And this original one. Ah, okay. Masarap yung dalawa. Ito, try natin. Chocolate. Chocolate. Ito, chocolate. Okay. Try chocolate. Dami ng pinatry ni ate. Kuya, free water. Oh, free water. Yeah. Thank you. Mas masarap yung chocolate. Can I get two of this? Two of this, eh? Then, I don't like this. Okay. So, ang dami ko nang na-free taste kay ate. Masarap ba itong Old Town, guys? Old Town, classic, and heaven. 18. Sabi ko, no discount. Sabi niya, mura. Mura na raw to. Mas mura daw. Magaganda yung mga tinda ni ate, tsaka masarap. Ito, bumili na ako.
Pero naghahanap ako ng parang gusto ko ng Old Town. Let's see. Ito, Old Town. Maybe a hazelnut. It's okay because I don't like sweet. Oh, yeah, they like sweet. Like classic and this one. This one no sugar. No sugar. This one creamer and coffee only. Coffee. Coffee and creamer. Sugar okay. No sugar. How about this one with sugar? Same. Ito naman yung store ni Ate, guys. Katabi lang siya nung mabait na tindera doon. So si Ate mabait din. Yan, bili kayo sa kanya. May mga alam siyang Tagalog words. So mission accomplished tayo. Ang aga natin natapos, guys. 11:35. So balik na tayo ng hotel, o di ba? Makapag-check out tayo ng 12, I think so. Hindi ko alam, guys, kung ito na ba yung pinakamurang rate, ha? Kasi based lang naman to sa observation ko. Kasi napunta ko ng Petaling Street, di ba? And based na nakita ko dun kahapon, medyo mahal yung mga ano nila, souvenirs. Mas mura dito. Although, of course, hindi ko rin naman sure kung ito na talaga yung pinakamura sa lahat dito. Pero kung may alam pa kayong mas mura, comment down below lang kayo para makatulong sa ibang mga viewers natin. Pero sa akin, happy na ako dito. Tsaka super lapit lang niya sa hotel ko, di ba? Let's go, balik tayo ng hotel. Parang 3-minute walk nga lang, guys, hindi 5 minutes eh. Mula hotel namin hanggang dito. So ayan, paglabas kasi dito, pagkaliwa mo, yun na yung tower clock. Tapos pagdiretso mo, doon na yung hotel namin. Ganun lang kalapit. I'm back here sa hotel. Pinapawisan ako, guys. 3 minutes nga lang ang paglalakad. Kaso sobrang init. Grabe ang weather dito sa Malaysia. Very unpredictable. Mamaya umuulan, mamaya maaraw. Kagabi bagyo levels eh. Ngayon naman super init. Pero hindi naman ako magalik lang. Happy naman ako na mainit. Kaysa umulan, mahirap mag-navigate pag umuulan, di ba? So, pasok mo tayo ng room. I-ready na natin itong maleta and mag-check out na tayo. Alright, so i-end ko na itong ating vlog na to, guys. Again, mission accomplished tayo. Nabili ko lahat ng gusto kong bilhin. Nakapunta na tayo sa Maydean para bumili ng chocolates. And nakapunta rin tayo ng Central Market para bumili ng mga souvenirs and some other pasalubongs. So, I highly recommend, guys, na bumili din kayo doon sa mga pinagbilan ko. Although, kagaya nga nung nabanggit ko kanina, hindi ako sure kung yun na yung pinakamura. But for me, okay na siya kasi nga napaka-convenient sa lugar ko. Lakaran lang yung Maydean, tapos isang lakaran lang din yung Central Market. Okay na okay siya. So, end na natin itong vlog na to, guys. Dahil magsisimula ulit tayo ng panibagong Malaysia vlog later. So, mag-freshen up lang ako. Ayusin ko na yung maleta, tapos mag-check out na tayo ng 12. It's currently 11:50 na nga. Late na ako, pero sana okay lang. Bago ko i-end itong vlog na to, guys, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankish on Facebook and JMSurney24 on Instagram. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Malaysia vlog. Bye!